mga isyong di maunawaan, mga usaping nais bigyang linaw, mga balita at impormasyong dapat ipalaganap sa sambayanan. Lahat bibigyan po ang lalo na kung trabaho at pangkabuhayan ang kailangan. Ikaw at ako, mag-usap tayo kasama si Monchet Laranyo. Halina't simulan ang talakayan. Mag-usap tayo. Sabado na naman ng gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po sa programa Mag-usap Tayo. Pagpasensyahan niyo na ho yung aking boses. Health protocol po kami. May health protocol. So mabuti na rin ho yung nag-iingat. At pag alam niyo naman, pag may mga ubo, sipon, wag nang tumala. Baga sa bahay na lang. Kaya ngayon po, makakasama niyo po kami via Zoom. At syempre, hindi po kami nag-iisa. Kasama po natin sina Engineer June Aguba, Engineer Jerry Craval Barreto, si Ariam, yung ating writer. Oy, Ariam, good luck ha. Sa SOCMED natin, si Jai, at syempre, sa CA natin na lagi tayong... Na yan? Lagi tayong binabanatan. Na yan? No, binabackstop tayo. Si Isha. Love na love namin yan. Ganyan lang ho kami. At ano? Bakit na rin ang pangalan ko? Di pa ako nagpapalitin. Pinalitan ang pangalan mali ko. Mali na naman yung ano, nawala lang si Jello dahil nag-birthday ngayon. Ayun o. Kamag-anak ko pala si Judy. Ayun. Ito pakiayos lang. Mamaya mga kaibigan, makakausap po natin ang napakasipag po dati. Actually hanggang ngayon po kasipag siya. Siya po yung dating undersecretary at BFAR executive director nung panahon ng rehimeng Aquino. Ni Noynoy, President Noynoy Aquino. Panahon ni Secretary Rosy Alcala, na sila po yung nandiyan dyan. At ngayon po ay siya ay nasa convener po ng Tagon Kabuhayan at marami po silang mga projects. At mamaya po malalaman po natin ni Attorney Asis Perez, isang veterinaryo at abogado. Bado. Napaka-rare na kombinasyon. Oo. Meron po kasing itinatag dyan na ito po yung tindahan ng ano. Yaring Nena? Hindi, tindahan. Ano ko tindahan ni Aling Nena yun? Tindahan. Ni Aling Nena. Munta ko pa, huwag na. Lalong uulan, lumalakas yan. Tingnan mo ko ang pangalan ng tindahan. Pero di ba ang dami nga na pinag-uusapan ko na kung sa food security, food security nga ng bansa at taon na rin ang hamon ng bagong presidente na maging secure ang pagkain natin. Hindi na tumayo nga ang bagong presidente bilang parang si Gloria, di ba? First few months ng kanyang administrasyon, tumayo siya bilang agriculture secretary. Nga lang, nagpalit din ata siya after a few months. Hindi ko lang alam kay President BBM kung nakahanap pa ba siya o nag-ahanap pa rin siya o balak niya. Siyempre, sabi nga doon sa kanyang State of the Nation, at least the first 3 years, yun yung sinabi niya sa State of the Nation niya, yun ang kanyang gagawin. So hindi ko alam kung yun yung first 3 years niya, eh siya na rin muna ang papapel sa agriculture. May nagbitiw na sa press. Actually, diba? Oh, yung ano is nagbitiw na, pero may nagsasabi, parang nagpa-relieve lang dun sa mga, so parang, ang dun sa letter, ang parang ang claim, pag ano siya, nag, parang floating, parang inaalis niya na lahat yung ano. Pero, ang baso naman ng iba, talagang nag-resign na. Okay, kasi pinakinggan mo kasi yung statement ni Trixie, di ba? Ni Press Secretary Trixie. Oo, sabi niya nag-resign. Siyempre, pagkagan, medyo may ano yun. Ang problema kasi, hindi siya authorized ata na mag-ano ng importation. Hindi so, naman, mga kaibigan, hindi ko maiwasan. Hindi ko muna sa ano. Umalis ka muna sa screen. Sorry po. Nakita mo na ba kung anong-ano yun? Anong tindahan? And then, ito na nga yung food mart. Food mart? Oo. Tindahan? Food,
food mark sa ano to, sa Quezon. No, ba't mawawala ka sa screen? Ayan, sa ayan. So, binabasa lang. Negative mo kasi sa ano? Sa Quezon Project. Quezon Province. Ayan. Parang kasi nang may sipot. Nagtayo din sila ng ano doon, di ba? Nung panahon ni... yung Sariaya. Yung Sariaya. Ang nilalaya ni ano. Yung Sariaya ba yun? Yung magsakan. Oo. Gulay pa rin ng dami. Namaya po. Tsaka syempre, ano yung mga project ng ginagawa ng Tugon para makatulong. Kasi alam natin may na gusto nilang makatulungan si Pangulong Bongbong Marcos para marisulba. Diba yung, kasi ano ngayon, security. Food security. Kasi hindi, nga, hindi lang food sufficiency. Ang problema nga kasi, karamihan doon sa ano natin, sa inflation natin, eh, imported. Imported ang mga, natawag dito, mga pagkain, imported ang oil. Eh, ang bigat sa ano nun. So, kung mababa, masisigurado mo lang, nabababa nga ang presyo ng ligas, presyo ng kung ano mang, hindi, meat product, medyo binawasan nila ng konti yan. Pero yung iba pang mga vegetables, at saka ano, yung mga gulay na yun, ibababa ang presyo. Isda naman, hindi naman tayo masyadong problema ngayon. Manok, medyo babawi na ko yun. Kasi ang loading ng manok, mga 1 month na lang ngayon. Kasi alam ko, mga 37 days na lang. Isha, magkahit magpag-asa tayo, kasi dito sa may area namin. Malakas ang thunderstorm. Thunderstorm itong tumatama sa mga 550. Oh, sige, maya-maya daw. Anyway, narito muna yung ating mga balita mula kay Ms. Judith Estrada na rin. Balitang Agri, balitang negosyo, makabagong teknolohiya sa larangan ng agrikultura, tamang kaalaman. Mag-usap tayo! Magandang gabi, Ate Monche at Kuya Chris. Para po sa ating segment na Balitang Balita, lumawig na bilang region-based cooperative ang Ibon MPC o Integrated Barangays of Numansha Multipurpose Cooperative para magserbisyo sa pangangailangang pinansyal ng mahigit 7,000 at 200 magsasaka mula sa Western Visayas. Ang Ibon MPC ay nagsimula bilang cooperative ang nakabase lamang sa barangay noong 2002 at mayroong 23 miyembro at nasa 2,500 pesos lamang ang kapital. Dahil sa suporta ng Land Bank of the Philippines, patuloy na napalawig ng Ibon MPC ang lending operations nito na nasa halos 3/4 ng kanilang kita. 2006 nang unang mag-avail ng 1 million peso rediscounting loan ang Ibon MPC mula sa Land Bank at patuloy ang paglakas ng operasyon nito kaya't mas marami pa ang napapautang itong miyembro nila sa aklan at mga lapit na lalawigan. Hanggang nitong buwan ng Hunyo, halos 60 billion pesos na ang naibigay na loan ng Land Bank sa cooperative sector. Samantala, magpapataas sa production ng isda, makapagpapalawig at matitiyak ang nutrisyon ng Pinoy consumers. Ito ayon sa Aquafeed Producers ang dulot ng importasyon ng POPs o processed animal proteins at iba pang ingredients na ginagamit sa aquaculture feeds. Kasunod naman ang pagpapasalamat nila sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na una nang nag-lift ng import suspension. Sinabi ni Attorney Aziz Perez, convener ng Tugon Kabuhayan, na nagpapasalamat sila kay PBBM at sa Department of Agriculture para sa pagsusulong ng regulasyon ng mahalagang feed ingredients tulad ng POP at mababawasan ng 20% ang aquaculture production kapag nagpatuloy ang import ban sa POPs. Kasama rin anya ang publiko sa mga makikinabang sa pag-lift ng importation suspension dahil matitiyak ang supply ng abot-kayang protina mula sa aquaculture. Ipinabatid naman ni Engineer Mario Balazon ng Taalig Aquaculture Alliance na masusustain na ang produksyon ng isda mula sa Taal Lake.
Panghuling bahagi po ng ating segment na Balitang Balita, pinalakas pa nga ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ang kampanya nito kontra peking pera, piso man o iba pang currency. Kasundo rin to ng pagpapa-aresto ng BSP at PNP sa isang Cameroonian national na nahuli sa aktong nagbebenta ng peking US dollar banknotes sa isinagawang entrapment operation sa Taguig City. Nakumbiska ng Quezon City Police Anti-Cybercrime Team at Payments and Currency Investigation Group ng BSP ang suspect na si Funky Gregoru Abue ng Makati City, ang 14 na piraso ng peking $100 bills. Kabilang sa mga isinampang kaso sa Taguig City Prosecutor's Office laban kay Abue ay illegal possession and use of false treasury and other instruments of credit sa ilalim yan ng revised penal code. Sa inyo mga kaibigan ng ating segment na Balitang Balita mula po sa DWIZ News and Information Center, ako po si Judith Estrada Larino. Balik sa inyo ating Monche at Kuya Chris. Maraming salamat sa iyo, Judith Estrada Larino. Kita-kita yung slide eh. No? Oo nga. May bago namin makakalimutan. Happy birthday muna kay Jello. Ngayon yung birthday niya. Tama ba, Isha? August 13. August 13. At advance happy birthday dun sa aking kamangkin na si Marie Sakilon at si Miss Pauline Twinks Tolentino, yung dating executive assistant ni dating Governor Arthur Yap. At tapos sa ano? Sa, at syempre si Ate Mel Estonilo, yung dating stations. Hindi, news manager namin dyan sa DWIZ. Tapos sa August 16, yesta ng pampatron na isang buhay. So, alam niyo na, oh, panahon pa rin ng pandemic, so kailangan magdasal pa rin para kay San Roque. Kaya nga, kailangan talaga. Anyway, ang susunod na, ready na ba si Juday para sa ating Alam Mo Ba? Mag-usap tayo! Alam Mo Ba? Para sa karagdagang impormasyon. Alam Mo Ba? Magandang gabi muli sa inyo, Ate Monche at Kuya Chris. At para naman po sa ating segment na Alam Mo Ba? Binalaan ng DNRBMB o Department of Environment and Natural Resources Biodiversity Management Bureau ang publiko laban sa pagpapakawala ng palaka at isda sa mga Laytian at stagnant water para labanan ang dengue outbreak dahil masisira nito ang ecological balance ng ating kapaligiran. Ayon kay BMB Director Natividad Bernardino, ang paglalagay ng palaka at isda ay hindi mabisang solusyon para mawala ang mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue dahil sa mayroon itong diverse diet from plant materials to small intervertebrates. Batay sa pag-aaral na ginawa ng biologist na si Jody Rowley noong 2016, kaugnay sa pagiging epektibo ng palaka sa paglaban sa Zika virus. Sinabi ni Bernardino na mosquitoes make up only less than 1% of the frog's diet. Binigyan din ito na ang cane toad na kilala rin sa tawag na Rainella Marina na pinakawalan ng ilang local government units upang labanan ang dengue ay numero unong invasive alien species sa buong mundo. Ipinaliwanag ng Convention on Biological Diversity na ang alien species ay mga organisms na itinuturing na non-native sa ecosystem at magdudulot ng masamang epekto sa ekonomiya o kapaligiran, gayon din ay makakaapekto ito sa kalusugan. Sumayin niyo mga kaibigan ang ating mong segment na Alam Mo Ba? Mula pa rin po dito sa DWIZ News and Information Center. Ako po muli, si Judith Estrada Larino. Balik sa inyo ating Monje at Kuya Chris. Walang mic. Maraming salamat, Juday. Mag-usap tayo kasama si Monje at Chris Laranjo. Okay mga kaibigan, ayun, makakasama na po natin. Ready na ba si Attorney Aziz Perez para po sa calling. Di ba kala ko mag-via Zoom siya? Mag-via Zoom. Makawalan signal. Mahina ang kanya. Ah, wala pa raw sa Zoom. Paki-invite na. O, alam mo kasi, di ba may isa pang ano yung
protein animal. Animal protein. Porcine animal. Porcine animal protein. Inalaw po ni President Bongbong na makapag-import. Kasi gamit yun sa feeds ng isda. Oo. Ang problema, pagkawala yun, mas malaking gagastos yung mamahal ang isda. Mm-hmm. Kasi kung meron na, kasi ang pinag-problema nila, kaya ayaw nila na baka magkaroon daw uli ng ASF. Uh-oh. Eh, pero ang sinasabi parang naman nila, hindi naman ano yun, dahil human ano. Uh-oh. Human grade. Tsaka na-treat na yun bago ano. Eh, human grade na nga siya, pwede siyang kainin ng tao. Mm-hmm. So, ang ginawa nga, nag-ano sila kay PBBM, and then yun, pinayaga naman sila. Eh, ang, ano, ang yung ibang yung nagpapaano ng mga baboy, takot na nila dahil sa ASF. Mm-hmm. Eh, syempre, pinapareconsider nila yung desisyon ng gobyerno na mag-allow ang import. Kasi malapit lang maubos yung domestic stock. Oo. Ang ano, ang grupo ng Tugon ay nagpasalamat kay may pinadala lang. So ang nga, sabi nga ng Tugon, eh, nagpapasalamat sila kay PBBM dahil nga sa ginawa niyang iwasan kasi ang ano, ang pagmahal ng presyo ng lalo na sa ano, aquaculture. At mm-hmm. Kasi nga, ang problema, ini-add yun na feed additive. So, kung sa feeds, eh, ang dagdag yun. Ang nangyayari kasi, kada kilo, para makaproduce ka ng isang kilong isda, kailangan mo ng 2 kilong pakain. Mm-hmm. So, mas lalaki yung cost ng production. May ano naman, may substitute para dun sa, ano yun, para dun sa additive na yun. Oo. Problema, mas mahal. Kasi mas marami ang kailangan mo. Lalabas, mas mahal siya. At hindi ganun ang bilis ng paglaki ng isda. So matutal, pag kinuwenta mo yung ano, yung cost ng pagpapalaki ng isda, mas mahal siya. So maka lalong magka-problema sa ano natin, sa inflation natin. Kasi kung matatandaan mo yung 2018, parang nagbago ang rebasing natin ng sa ano sa inflation basket. Nabawasan yung ano eh, Nick. Doon sa ano eh. Kasi nga gawa ng ASF. So nabawasan yung rating ng meat. Kesa doon sa ano, tapos tumaas yung ibang mga pagkain. Kaya, pag kinuwenta mo, baka pag tumaas naman yung presyo ng isda, sa halip na ano, eh, magkakaproblema sa inflation. Alam niyo naman, pag tumaas ang presyo ng inflation, lahat apektado. Nagtaas na nga ho ang central bank ng interest rate. Tumaas ang interest rate ng central bank, may savings ka nga na tataas ang interest rate. Pero, matayos ang inflation, kakainin din ang kikitain ng interest. Kaya may 20% pang tax, withholding tax siya ng gobyerno. Bukod pa doon, yung mga may utang sa credit card, yung may mga utang sa mga pabahay, yung mga negosyo na nangungutang sa mga banko, eh syempre, pagka tumaas ang presyo ng pautang sa banko, tataas din lahat yan. Ang gobyerno, apektado rin nun. Kasi ang gobyerno, ang isa sa pinakamalaking, ang pinakamalaking nangungutang pala sa buong Pilipinas, siguro sa buong mundo, eh yung mga gobyerno. Kasi ginagamit kaya para pantustos sa budget. So, ang tanong, gaano kahalaga nabantayan ng ating pamahalaan yung inflation, yung presyo ng bilis? Kung tatandaan mo, yung BSP, ang mandate talaga ng BSP is na nung ginawa yan, ang primary, ano niya, tawag dito, purpose niya is price, ano, na price stability, maintain yung price stability. So ibig sabihin, dapat pantay ang presyo, maayos ang presyo, hindi masyadong mataas. Kaya mayroon silang target inflation, yung sinasabi ng manageable inflation. For this year, actually midterm nila eh, between 2-4%. So kung tingin nila, kung itataas lang ng presyo ng serbisyo at pagkain, mga goods and services, eh, ano lang, between 2-4%,
hindi masyadong ano yun, kayang-kaya ng... Ngayon, yung pinakaano natin, based on... 6.4. 6.4. 6.4, way of target na sila. Oo. Eh, nung nagtaas ng interest rate ng central bank, 175 basis points, so 1.7, tama ba ang aking pagkakaalala? 175 basis points ata yung tinaas kung naman kakamali. Eh, halos 1% na yun, 1 percentage point. Eh, ang epekto ng interest rate sa cycle, isang quarter, mga isang buwan bago mabawasan, bago mahigop niyan yung mga pera na nasa labas. Mm-hmm. Bago pumasok yan. Estimate siguro na kung depende kung anong reserve money na. Pag nagtaas pa nga ng reserve, ang kasunod niyan, pag nagtaas ng reserve requirement ang BSP kung hindi kaya ng interest rate. Pag nagtaas ng reserve requirement ng central bank, ibig sabihin nun, yung mga pera ng mga banko na may ipinatagong pera yan, parang naka-reserve yan sa central bank. So, pag nakatago yun, kung alam yung mga rates ngayon, mga 20% siguro. So, kung nakatago yun, pag tinaas pa nila yun, mababawasan yung pera na pwedeng ipahiram ng mga banko sa mga negosyante, sa mga credit card holders, tsaka kung ano-ano pang mga loans, car loans, housing loans, consumer loans, kung ano man yun. Magbabawasan pa yun. Ibig sabihin, kung konti na pera nila, magkakaano pa, tataas dapat ang interest rate para mabawi mo yung kinikita mo. Kasi mababa lang ang binabayad na interest rate ng central bank. Okay. Abangin na, ano ba yan natin? Mukhang nagkaka-problem lang dun sa ano ni Yusek, Attorney Assis Perez. And punta muna natin ng Metro Manila Development Authority. Alam niyo natin ang lagay ng dali ng trapiko sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, lalo na yung sa may mga napakalakas ng buhos ng ulan mula sa MMDA, si Miss Emma Loristo. Magandang gabi, Miss Emma. Magandang gabi rin po. Ganun din po sa ating mga taga-subaybay po ng programa. Sa mga oras po na to, ang kalagayan ho ng traffic dito po sa bahagi ng EDSA southbound, yung mga galing po dyan sa may bahagi po ng Balintawak, katamtamang pagbagal yung mararanasan po nyo patungo ho dito sa may direction po ng Dario Bridge, yung bago makarating po yan ng Muñoz. Yung kabilang direction din po niyan, nakararanas po ng bahagyang pagbabagal kung galing po kayo ng Congressional patungo po ng direksyon nitong Dario Bridge at Balintawak. Dito sa may area po ng Muñoz, moderately moving din po yung mararanasan nung southbound hanggang dito sa may area po ng Bansalangin. Yung bahagi po naman ng Cubao, light to moderate traffic yung sitwasyon po dyan. Mabilis-bilis pa po itong area ng Pitua Zone. Pero pagsapit po dyan sa main avenue, light to moderate traffic po muli yan patungo po kayo ng Connecticut at Ortigas. Magbabagal po yung daling ng traffic pagsapit dito sa may service road po nung POEA Ortigas patungo po kayo ng Show Boulevard. At dyan banda sa may Australia, mabagal din po yung nagiging usad niyan patungo kayo ng Ayala at hanggang dito sa may bandang Magallanes. Halos dagdag po yung pagbabagal patungo dito sa may area po ng Cabrera, Pasay. Yung kabilang bahagi po ng EDSA, yung galing dyan sa may FB Harrison Pasay patungo ng TAF, may pagbagal din po sa mga oras na to. Light to moderate naman, approaching po dito sa may area ng Pasay Road at Ayala Tunnel towards Tua Buendia, Makati. Itong parting Orense, patungo ng Guadalupe, moderately moving, mabagal ho yung patungo dito sa may Mega Mall area at Ortigas. At banayad naman yung sitwasyon niyan pagsapit po ng Camp Aguinaldo pag-awi po kayo ng Cubao. Pero dito po sa may Kamuning, yung flyover po na patungo dyan sa Maynila, bahagyan nagbabagal sa mga oras na to. At maging itong galing ng Quezon Avenue flyover pa direction po ng Trinoma at SM North EDSA. Sa ngayon po, yung mga namamonitor po nating pagbabaha dyan sa may area po ng Dario Bridge, both southbound and northbound lane. Pero still passable pa naman po yung nasabing area po na yan. Oh, Miss Emma, marami bang reported sa inyo na
kasi sobrang lakas dito sa may area ng Fairview. Baka maraming May na-report po ngayon dyan sa may Commonwealth Don Pabian. Don Pabian area. Opo. Gutter level po yung baha na na-report po dyan. Pero makakaraan pa rin po yung mga sasakyan, lahat ng uri ng sasakyan dyan. Although nagbabagal nga po yung daloy ng traffic dulot po nung gutter level po na baha. Pero yung ano, napansin mo ba na kahit may malakas yung pag-ulan, mabilis bumaha, pero mabilis ding nawawala ang tubig? Ma'am, sa ngayon hindi naman po ganung katagal yung naging malakas na buhos ng ulan para mag-create po siya ng mas mataas na tubig. So, yung sa may part po ng Dario Bridge, dyan din po kanina sa may POEA, flash flood po yun. So, nag-subside na po dun sa may parting Ortigas POEA southbound. Yung sa may Don Fabian po, kare-report lang po sa atin na gutter level po yung taas ng baha dyan. Oo, sana nga po yung mabilis kasi yung minsang napakalakas ng buhos ng ulan dito sa may area ng Taft Avenue sa may Kalong, grabe po ang taas ng tubig bahan. Opo. Kung hindi naman po magtutuloy-tuloy yung malakas na buhos na ulan, sana naman po wag naman po ganun. Eh, hindi naman po tayo mag-expect ng talagang totally baha o mataas na pagtaas ng tubig baha. So, madali naman po mag-subside kung sakasakaling flash flood lang po yan. Wag lang po talagang tuloy-tuloy na malakas yung buhos ng ulan. Okay, maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po. Magandang gabi. Okay, mga kaibigan po, si Miss Emma Loristo mula po sa Metro Manila Development Authority. June, meron ka pa bang commercial na ipapasok bago natin ipasok si Attorney Assis? Okay lang? Bigyan mo ako ng clue o information, Isha. Tuloy lang natin yung interview natin. Pasok ko na. A break lang muna. Okay, mga kaibigan, magkakaroon lang po kami ng ilang paalala. Mag-usap tayo kasama sila Monchet at Chris Laranyo. Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa programang Mag-usap Tayo at biglang pumapasok si Chris. At mga kaibigan, makakausap na po natin si Attorney Assis Perez. Magandang gabi, sir. Kumusta po? Hi, good evening, good evening. Hi, sir. Oo, sir, pasensya ka na medyo ano, yung sa Zoom ata, hindi ata ako kayo makapasok. Ngayon ay maganda naman yung signal nyo sa telepono. Oo, kasi kanina medyo I'm having a difficulty entering the Zoom link eh. Pero meron yata kailangan may account yata ako or something. Anyway, sir, itong... picture na lang ilalagay namin. Pinaano ko yung tugon na page ng sa Facebook para po makita nila itong yan ang Pinoy food mart muna, sir. Ito muna yung pag-usapan natin dahil ito ay abot tayang halaga. Sir, ano ba itong Pinoy food mart na inilagay nyo sa may bahagi ng Quezon? Ayun yung yung tinatawag nating action-oriented advocacy natin. Kasi parati natin sinasabing let's produce for our people. Eh siyempre kung magpo-produce naman tayo, kailangan i-consume yan. Ano? At ito yung natin, na kailangan i-patronage natin yung sariling produkto. At siyempre pag sinasabi nating kailangan natin suporta ng ating produkto, dapat alam naman ng mga tao kung saan sila po pwedeng bumili ng mga produktong talagang gawa ng mga Pilipino. Opo. Hello? Sir, bali sino ang mga contributors? Sino yung mga nagsusupply? At sino yung maaaring makabili? Yung mga nagsusupply dito ngayon, tinap natin siyempre yung mga local companies, kagaya halimbawa ng Century, Prabel Food, La Pilipina. Tapos yung mga Ligo, yung mga brand na local, lahat ng local brand. At pagkatapos, meron din mga ilang mga produkto, halimbawa ang Fisher Farms, meron din. Ang vision kasi natin dito, ang makakapasok lang at ibebenta lamang ay yung mga produktong gawa
o kaya tinanim, o kaya inalagaan ng mga Pilipino. Tapos, everybody can buy, kasi ito ano, parang grocery store to eh. Lahat naman pwedeng tumigil, bumili, at meron din kami dito mga ilang lutong pagkain, kagaya ng siopaw, siomay, hotdog, gano'n. Malaki pala yan, sir, ah. Kailangan pala, mapag-isipan ko, baka pwede sa amin yan. Oh. Actually, iniisip nga namin paano papalaganapin dahil ito yung ano eh, ito yung siguro sinasabi nating ano, kailangan na linkage talaga between the producer and the market. Na kasi kahit pumunta ka sa kahit yung marami nating mga bilihan at pamilihan, halo-halo yung mga produkto, pero ang kalungkot yung prominent na naka-display sa mga shelves yung mga imported. Kaya medyo parang ano lang, gumagawa lang tayo ng alternative concept dito. Na baka sakaling tagkilikin ng ating mga kababayan, pwedeng ituloy-tuloy natin ito. So sir, bali ito yung nakatie up dun sa local manufacturer. Oo, yung layunin ni Presidente Bongbong Marcos na palakasin yung food security, hindi lang food sufficiency. Oh, medyo ano to, consistent to with the call. Kasi alam mo, paano naman magaganahang mag-produce yung mga producer kung hindi mabibili yung produkto? At paano mabibili yung produkto kung hindi naman ito mapaprioritize sa mga sales? Kaya ano to, hindi namin sinasabing nakataya, pero this is consistent. And we are supporting that initiative as well. Kagaya limbawa dati, merong offline isda ang DA. Nakasuporta tayo doon para nga makapasok yung iba-ibang mga produktong isda sa pamilihan ng mas mabilis. At siyempre, pagkaga ng mas mabilis at mas kokonti yung sinasabi nating pinagdadaanan, mas mura yun. Ano yun, sir? Mas mababa ba ang presyo dyan? Or may mga local producers ba na halimbawa sa Chaong, yung mga available lang dyan sa Quezon ng ano? Pwedeng makita mo ng specialty dyan. Paano nga lang? Meron din tayo doon. Meron tayong mga ganong produkto. Halimbawa, yung mga cocoa sugar galing sa Quezon yan, yung mga sukang gawa sa Quezon. Meron din tayong, yung mga huling isda sa Quezon, ilalagay din natin yan, yung mga hipon na galing sa Quezon. Yan ang mga laman nun, mga developmental products. Sisiguraduhin lang natin na bagamat ang mga produkto ito yung developmental yung stage, ay talaga namang safe at saka yung high quality. So, since isa pa yan, sir, anong vision niya? Gaano karami yan after 2 years? Paano ang plano? Plano natin talaga nga na to, padamihin ito, tindahan ito. Dahil nga, ito rin yung magiging vision natin na distribution center din ng mga produktong ginagawa natin. Kasi nagpo-produce tayo halimbawa ng ating shrimp. Nagpo-produce din tayo ng bangos, meron din tayong tilapia. Pagkatapos, nakita namin kasi, sad to say ha, sa merkado kasi medyo malaki yung gap between the, sabi nga namin, yung between the farm gate prices at saka dun sa market. Nakita namin, halimbawa, kanyari bangos, siguro gusto natin yung bangos, kung magkakaroon ng mga Pinoy food mart all over the place, yung bangos natin, consistent yung price for a year. Halimbawa, we'll say retail price niya 170 or 180, dire-diretso yun, hindi nagpa-fluctuate. So yun yung gusto natin mangyari. Ganon din yung mga hipon, isda, bigas, ganon din. Yung mantika, mga ganyan. Meron din kasi kami dito mga coconut oil, yung mga locally produced coconut oil naman sa Quezon. So ganun ang iniisip natin. And of course, i-carry din natin yung mga brand na made in the Philippines o gawa ng mga Pilipino. Siyempre, katulad ng San Miguel, maraming brand yan. Kini-carry natin yung San Miguel. Kini-carry natin yung San Miguel. Kasi yung San Miguel naman, karamihan naman ng mga produkto nila gawa sa Pilipino. Although I think meron din sila mga imported products. Hindi natin siyempre i-carry yun. Pero sir, paano kung halimbawa may mga LGU na gustong makipag-tie up sa Tugon? Or private individuals? Oo. Libre naman yung market eh. Pag dinala yung produkto dito, siguro kung developmental yung product, syempre, naka-consign, ano?
At kung mabibili, di siyempre, mabayad namin sila. Ganun. Pwede lang ilagay dito yung mga produkto. Yun yung approach eh. Kahit naman yung mga malalaking brand, ganun. Pinapasok nila yung produkto. Pero ngayon, dahil nag-uumpisa kami, hindi pa kami kilala, eh talaga nangyayari dito, ano, dilalabas talaga namin yung cash para bilhin yung produkto. And then, later on, baka sakali, bibigyan na kami ng, ano, ng terms o kaya may consignment na. So we're hoping that eventually this will happen. Pero halimbawa, gusto kong magtayo. Anong footprint ang kailangan ko? Gana kalaking ba ang kailangan ko? Paano magtatayap sa inyo? Anong... Sa ngayon kasi pinag-iisipan pa lang natin na ito eh, hindi pa natin talaga nabubuo yung kabuuan. Ang naisip lang namin, kung kailangan umpisahan and then we develop further. Kasi parang ano to eh, honestly, ito nga yung parang ano siya, parang it's an advocacy in action and we're not experts here, ano? Pero nasa amin yung parang, of course, the will and the determination to push through with this and put our advocacy, sabi nga, money where your mouth is, ano? Lagi natin sinasabi yan. Pero ito, tinetesting namin, baka magkakagay, then hopefully, ma-entertain din natin yung idea of working with other people who are willing to put up similar store. No, pero ngayon parang iniisip namin na by December siguro baka may mga 4 na kami ganito na may lahat ng bukos. Pero malaking investment yan, sir. So obviously may cold chain, may cold storage ka dyan sa lipod mo. May malaki. Yes. Meron yun. At kasama rin doon yung ano, kasama rin doon din doon yung... Sa ngayon, ano, ha, meron pa kaming maliit, halimbawa na processing facility na ginagawa. Para lang yung mga isda na ilalagay dito, mapoprocess namin ng tama, ng maayos, di ba ganon? So meron din kami mga ganong investments na kasama naman talaga sa plano na hindi lang ano, hindi lang, kaya lang talagang ano kami, nag-umpisa kami, pero kasama naman yon, may maliliit kaming mga spaces dito na dinededicate para din maproduce natin yung mga produktong kailangan itinda. Halimbawa, deboned bangus kailangan talaga mailagay yan. Dahil, lamang mo, Chet, kung 25% lang ng bangus na kinakain natin ay deboned, alam mo, easily mga ano yan, 30% mga ano yan, easily mga 18,000 jobs sa makikreate. Yan eh. And this is another. Isa pa rin to sa goal natin na i-develop natin yung market in such a way na kakain sila ng deboned bangus. Pangalawa, or deboned products. Pangalawa, we wanted to develop a market that will consider yung frozen fish as fresh fish. Kasi ginagawa namin to, yung tinatag naming fresh frozen. Oo. Kasi ang mga Pilipino, ano sila eh, yung ayaw din ang kumain ng isda pag galing sa freezer. Palagay namin kung maumpisahan namin ito dito sa Pinoy Food Mart at mapapakita natin na ito namang frozen na isda pag yan ay locally made o locally produced na mga isang buwan lang naman ay napakasarapan yan. So again, ito, isa rin to sa goal natin na mag-develop tayo ng palibagong kaisipan kasi alam mo mga Pilipino, Monchet, Chris, ano? Pag ang isda eh nayelohan, ang tawag nila, ilado. Ayaw nila. Oo nga, sir. Ako actually naririnig ko yan. Eh di ba mas maganda nga na ano siya, nasa yellow siya para at least yung pagiging sariwa niya ma-maintain. Kasi minsan makikita mo sa palengke, yung mga public market, pag wala na siya sa yellow, hindi na lagyan. Nagkakasorize na. Kahit ako, pag ako bumibili, hindi ko bibili niyo. Oy, ayoko yung medyo mapula yung mata. Feeling mo, hindi talaga ako na malinaw pa yung mata. Ganon. Ganon nga yun. Kaya ganon din ang ginagawa na gagawin namin dito. Na unang-una, introduce namin yung konsepto ng fresh frozen. Yung fresh ko na siya. Kasi ang ginagawa natin sa isda, Monchet, Chris, no? Yung isda, actually, pinapatay natin sa ice. Buhay yon pagka hina-harvest natin, sa ice natin pinapatay. And then the cold chain is never broken until we freeze the fish very fast. Ginagamitan natin ng temperature ng mga -35 degrees centigrade.
para talagang frozen na frozen siya. At ako marami akong experiments dito kasi alam mo naman na nasabi para ko. Yun yung pangarap ko, yung hindi ma yung isda natin hindi masayang kasi our fish is deteriorating not every day but every hour, no? Nagde-deteriorate ang volume at value niya. Kaya kaya naisip namin na isa din itong ano paraan para i-introduce nga itong konsepto na okay, pagka nagbebenta kami sa Pinoy Food Mart halimbawa ng fresh chilled o kaya frozen fish, dapat maisip ng mga tao yung maisip ng mga tao yung ano yung presko pa rin ito at ito'y masarap pa rin. So sir, dyan sa Pinoy Food Mart meron na sila makikita ng frozen fish. Ah, meron kami dito ang frozen fish at saka meron din kami yung process na gawa naman ng Fisher Farm. So meron tayo ditong bangus belly, meron tayo ditong baby bangus, meron tayo mga ano dito, iba-ibang produkto na galing sa bangus at galing sa hipon na sir, gawa naman ng Fisher Farm. Mga tilapia, wala pa sir? Ah, wala pa, pero next yon, next run. Kasi ang challenge kasi mga tao natin, ang gusto nila pag tilapia, kailangan nalilumalangoy. Wala pa kung wala pa kung palangoy yan dito, wala pa kung palangoy yan dito. Pero ang alam ko na po process 'yan, dinidibone din, tapos meat lang, parang kahit door. Yung balat eh. Oh, yung balat ginagawang ano din, sir, 'di ba? Yung balat ng yung tilapia. Yung 'di ba? Ginagawa dito at 'yan. Ipebenta din. Ah. Ito rin ang isang ano ha, Monchet, again, thank you for asking ha. Yung tilapia kasi dapat talaga palakihin natin. palakihin para pwede natin gawin siyang tilapia fillet, mga dapat 1 kilo bago natin harvest ano. Eh kaso sa mga Pilipino, ang malakas dito'ng mabenta yung tigli-lima o tiga-anim. Kasi pag pinrito mo tigi-isa. Oo nga, totoo yun, sir. Pero siguro, kailangan lang i-develop yung, ano, yung menu, yung pagiging, ano, magiging gourmet, ano yun, yung mga katulad ng mga Dory, di ba? Dati, ayaw natin ang hito, pero yung cream Dory, ang daming ibinebenta dito. Pinalaki lang yung hito talaga na malaking-malaki. Tama ka, Catfish family yan, eh. Sir, sa first 6 months operation ng Pinoy Food Mart, ano yung expect niyo, sir? Well, number one, we will learn a lot. Yan sigurado. We're not expecting na ma-recover kagad yung investment natin. Pero alam mo, natutuwa ako. Ang daming, kasi may Facebook page tayo, ang daming natutuwa. Pagkatapos, yung mga local stations dito sa Quezon, tinutulungan ako mag-promote, di ba? And then, of course, tinawagan niyo ako, malalaman ng mga tao. Saan located yan, sir? Sa Chow mismo? Saan sa Chow? Nasa kilometer 100 kami. Kilometer 100, Talisay, Chow, Quezon. Kaya, galingan natin. Basta kilometer 100, sumakay ka sa bus, kilometer 100, nandun na yun. O kaya naman. Tapos yun doon sa diversion? Or bago mag-diversion? After diversion, going na to going to Candelaria. Nakalampas ka na ng diversion para marating mo to. Kasi ang diversion siguro pupunta namin yan. Nasa right side ka lang, sir. Tapat ka ng nasa south. Right side, katabi ako ng Shell station. So yung malapit dun sa may southern something? Yung university. Ano, yung parang katabi ako mismo ng Southern Luzon State University. Malapit lang dun, sir. Katabi mismo. Katabi. Malapit din kay ano, paluto na natin yung isda kay mama ng kay mama no. Mang Tere. Kapatid ko si Tere, magkatabi kami ni Tere. Kaya kung pala yung ginagawa ng nadaanan natin minsan. Baka yun. Kasi sir, minsan dumaan kami kay Ma'am Tere, dinalaw namin. Tapos yun, napansin namin yung ginagawa doon. So yun na pala yun. Yes. Sir, imbitahan niyo pa ating mga tagapakinig. Lalo na yung mga malalapit dyan sa inyo. Oo, para makabigay sila mura sa riwa. Go ahead, sir. Thank you very much, Monchet and Chris, for giving me a chance to promote itong konsepto natin na Pinoy Food Mart
kung saan itinitinda natin ang proudly produced by Filipino products only. Ano? Kaya ang tagline nito, Pinoy Food Mart, proudly produced by Filipinos. So ito yung mga produkto natin. At ang ating panawagan po ay marami po tayong produkto na gawa ng mga Pilipinong de kalidad. At mas naman po yung presyo. At ang kilikin po natin ang mga produkto ng Pilipino upang umunlad ang ating ekonomiya at lalo ma-inspire ang ating mga producer na mag-produce pa ng mas marami. Para ma-attain natin yung sinasabi po nating lahat na food self-sufficiency. So, salamat po ng marami. And again, thank you, Ma'am Ted. Thank you, Chris, for giving me this opportunity. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo. Yan po mga kaibigan. Thank you talaga. Thank you po. Si Attorney Assis Perez, ang convener po ng Tugon Kabuhayan. At binabati ko si J. Mark Dagala at si si Chris. Anniversary ba? Anniversary niyo ba? Hindi eh. Hindi pa, wala pa isang taon. Alam ko, January sila eh. Yan, wala pa isang taon. Hindi, ilang taon na rin sila. Hindi, ilang pakasal. Ilang taon na silang kasal? Hindi ko alam. J. Mark, kumusta kayo? Ayan, kumusta kayo ni Krista? Anyway, mga kaibigan, so yung pong mga mapapagawi at kung gusto nyo kayo naghahanap ng sariwa, mura, at talagang para matulungan ng ating mga magsasaka. Pinoy producers. Na yun naman ang gusto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya hindi lang magsasaka yan. Na, umangat ang kita ng mga agriculture stakeholders. Eh, yan po yung pagkakataon natin. Hindi lang magsasaka yan, pati yung mga producers na, yung manufacturers ng food processors. Oo, na para talaga, kumbaga, maraming mabibigay na trabaho. Siguro mura ang ano dyan, ng lukban ng ganisa. Kamalamang. Pwede kasi na. Marami din. Pwede na ba tayo? Siguro eh. Pero mas ano kaya doon. O kaya dalang ako natin. Ako si Isha malamang yan. Si Benyan. Pwede kaming makatikin. Makapagpadala ng ano doon. No? Itlog ng Victoria. Oo, oh, yan. Pwede. Anyway, mga kaibigan. Nako, bago yan. June, pwede pong bigyan natin ng birthday songs si Jello? Happy birthday, Jello! At kami ay... baka next week pwede na. Pwede na kami nandyan. Lagpas na siguro tayo sa health protocol na. Oo, lagpas kami sa health protocol. At napapansin nyo kanina, talagang bigla ho kaming nawawala sa screen. Ibig sabihin ho yung binabahing po kami o inuubo. Pwede na lang po, mabilis po kami magpindot sa pag-mute, unmute. At hindi nyo po kami naririnig. Pero kung minsan naririnig nyo na may kasamang singhot, pagpasensyahan nyo na po yun. Anyway, mga kaibigan, marami pong salamat kay Attorney Assis Perez ng Tugon Kabuhayan at sa ngalan po ni MMDA, di ba? Salamat. Metro Manila, ni MMDA, maraming salamat kay Emma Loristo at kay sa ngalan po ni Engineer June Aguba, Engineer Jeric Rabal, si Iram, si Sok Medjay, si Judith Estrada Larino at ang makulit na si Isha, na kami po ay minamarder palagi. Sa ito po si Manch at Laranyo. Ingat po tayo dahil 4K daw po ang nahawas sa COVID-19 ayon po sa DOH. Kaya ingat po tayo. Ito po si Manch. Ito po si Chris Laranyo. Hanggang sa susunod na Sabado para mag-usap tayo. Ingat po tayong lahat. God bless us all. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng programang Mag-usap Tayo. Para sa inyong komento, suwestyon o reaksyon sa tinalakay ng mga paksa, sumulat sa Mag-usap Tayo, DWIZ 882, City State Center Building, 5th Floor, No. 709 Shaw Boulevard, Pasig City. Maraming salamat sa inyong pakikinig.